Tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating may lalang. Tanay, inakoni at inirang, awang iniingatan, ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Panginoong Hesukristo, walang hanggan at dakilang pari. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo ang iyong bugtong na anak na maging kataas-taasan at walang hanggang pari para sa iyong kaluwalhatian at para sa aming kaligtasan. Marapatin mo na sa pagkakaloob ng Espiritu Santo ang iyong mga hinirang na mga lingkod at katiwala ng iyong mga misteryo ay makatupad ng may katapatang lubos sa atas ng paglilingkod na kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Sasariwain ko naman sa alaala ang mga ginawa ng Panginoon. Isasalaysay ko ngayon ang aking mga nakita. Ang lahat ng bagay ay nagmula sa kanyang salita. Kaya't ang sanglilikha ay sumusunod sa kanya. Tulad ng liwanag ng araw, nalaganap sa lahat ng lugar. Ang kaluwalhatian ng Panginoon ay umaapaw sa bawat nilikha. Ngunit hindi kaya ninuman kahit ang mga anghel ng Panginoon na isalaysay na lahat ang kanyang mga kababalaghan. Kahit na ang mga ito ay binigyan niya ng kapangyarihan. Tumayo sa harap ng di mailarawan niyang kaluwalhatian. Naaarok niya ang walang hanggang kalaliman at natatarok ang kaibuturan ng puso ng tao. Natatalos niya ang kanilang mga lihim sapagkat ang lahat ay nalalaman niya at nababasa rin niya ang tanda ng mga panahon. Nasasabi niya ang nakalipas na at ang darating pa. At hayag sa kanya ang pinakatagong lihim. Walang salitang nalilingid sa kanya.
Walang kaisipang hindi niya nababatid. Ang lahat ng ginawa ng kanyang karunungan ay iniayos niya ng napakainam. Mananatili siya magpakailanman. Hindi siya mababawasan at hindi rin mararagdagan. Hindi niya kailangan ang payo ninuman. Lahat ng kanyang ginawa ay kahanga-hanga. Pati ang pinakamaliit na tilamsik ng apoy. Ang lahat ng nilalang ay nabubuhay at nananatili. At bawat isa'y tumutugon sa bawat pangangailangan. Ang lahat ng nilalang ay magkakatambal. Bawat isa ay mayroong katapat. Ngunit walang ginawa ang Panginoon na masasabing kulang. Ang kabutihan ng isa ay nakapupuno sa kabutihan ng iba. Sino ang magsasawa ng paghanga sa kanyang karilagan? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang poon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang poon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ng alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang poon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Panginooy tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laghanap. Ang poon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Sa utos ng poon, nalikha ang langit. Ang araw, ang buwat, talang maririkit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Ang poon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Matakot sa poon ang lahat sa lupa. Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang poon ay nagsalita, kaya't langit ay nalikha. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sinabi ni Jesucristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba. Nang umalis na sila roon, ay naraanan sila ng isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos. Siya'y si Bartimeo, anak ni Timeo.
Nang marinig niya na naroon si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya ng ganito, "Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Pinagsabihan siya ng mga tao at pinatahimik. Ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, "Anak ni David, mahabag po kayo sa akin." Tumigil si Jesus at kanyang sinabi, "Tawagin ninyo siya." At tinawagan nila ang bulag, "Lakasan mo ang iyong loob." Sabi nila, "Tumindig ka." Ipinatatawag kaniya. Iwinaksi niya ang kanyang balabal, paluksong tumayo at lumapit kay Jesus. "Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo?" Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag, "Guro, ibig ko po sanang makakita." Sinabi ni Jesus, "Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananalig." Noon di, nakakita siya at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kung pananampalataya ang pag-uusapan, hindi papahuli ang bidang karakter sa ating ebanghelyo ngayon. Ito ay walang iba kundi ang isang bulag na nagngangalang Bartimeo. Tatlong bagay ang ginawa ni Bartimeo para ipakita ang kanyang pananalig o pananampalataya kay Jesus. Una, tumawag si Bartimeo kay Jesus. Literal na tinawag ni Bartimeo si Jesus. Literal siyang nagsisigaw. Hindi man niya nakikita si Jesus, pero patuloy siya sa kanyang pagtawag sa pangalan ni Jesus. Ang pagtawag kay Jesus ay madalas nating ginagawa para ipakita ang ating pananampalataya. Lalo na sa panahong hindi tayo makakita o sa panahong nabubulagan tayo sa mga nangyayari sa ating buhay. Ngayong panahon ng pandemic, ang daming tumawag sa Diyos. Kahit hindi nakakapunta sa simbahan, kahit sa online, ang daming nagdadasal ngayon. Lahat naman tayo, bulag. Bulag sa kaanong mangyayari sa atin kinabukasan. Diba? Mabubuhay pa ba tayo? Walang nakakaalam. Matatapos ba natin tong pandemic na to? Hindi natin alam. Pero patuloy tayong tumatawag sa ating Panginoon. Yung ating pagdadasal, ito yung ginagamit nating paraan para tawagin ang Diyos. Paulit-ulit tayong tumatawag sa Diyos para tayo ay mapakinggan at mapagbigyan. Pangalawa, kahit hinahadlangan, mas lalong lumalaban. Ito yung naipakita ni Bartimeo. Sa patuloy niyang pagtawag kay Jesus, may mga taong nagpapatahimik sa kanya. May mga taong pumipigil kay Bartimeo. Pero kahit na anong pagpipigil sa kanya, mas lalo pa siyang nanlaban. Mas lalo pa niyang pinaglaban yung kanyang pananampalataya kay Jesus. Sa halip na nanahimik, sa halip na nagpaawat, si Bartimeo mas patuloy na lubaban para ipakita
ang kanyang pananampalataya kay Jesus. Hindi siya nagpapigil at hindi siya sumuko hanggat hindi siya nilingon ni Jesus. Kung minsan, may mga humahadlang sa atin para ipakita ang ating pananampalataya. Katulad na lang ng mga taong pumipigil sa atin para makapagsimba. O kaya, may mga taong hindi naniniwala sa ating pananampalataya. May mga taong lumalait sa atin. May mga taong yumuyurak sa atin. Pero kahit ganito, ito yung magpapatibay at ito yung magpapatunay na tayo ay nananampalataya. Yung pagkakataong may pumipigil sa atin, yung pagkakataong mayroong humahadlang sa atin. Kapag napagtagumpayan natin, mas napapakita natin ang ating pananampalataya. At pangatlo, binitiwan ni Bartimeo ang kanyang balabal para sumunod kay Jesus. Ang balabal noong panahon ni Jesus ay mahalaga ang gamit. Ito ang nagsisilbing proteksyon ng tao. Ito ang ginagamit para maging komportable ang tao. Kaya nga, ang bawat tao noon ay mayroong balabal. Mahalagang balabal sapagkat ito ang ginagamit nila sa araw-araw. Pero kahit anong halaga at importante ng balabal, ipinakita ni Bartimeo na mas mahalaga si Jesus. Handa siyang bitawan, handa siyang iwan yung mahalagang balabal at sumunod kay Jesus. Ito ang isa sa pinakamagandang na ipakita ni Bartimeo. Ito yung kanyang pananampalataya kay Jesus, yung pag-iwan niya sa mga bagay na kanyang pinahahalagahan at tinitignan na mahalaga, kapalit ang pagsunod kay Jesus. Lahat ito na ipakita ni Bartimeo, kung kaya't nahabag si Jesus sa kanya. Isang bulag na labis na nagpakita ng pananampalataya ang pinalaya ni Jesus mula sa kanyang kahirapan at ibinigay ang kanyang kahilingan. Ang moral lesson ng lahat ng ito, anuman ang ating hilingin, basta't may pananampalataya, sa huli, ating makakamit at ibibigay sa atin. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa ating Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makasunod tayo sa Kanya ng buong puso. Ating sambitin sa bawat panalangin, Guro, buksan mo ang aming mga mata. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang ating simbahan naway maging tanglaw ng liwanag na nagpapahayag ng mensahe ni Kristo sa lahat ng tao. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Bilang gawain ng kabutiang loob, naway lagi nating kalingain ang mga itinakwil, tinanggihan, at hindi minamahal sa ating lipunan. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Katulad ni Bartimeo, tayo naway magkaroon ng matatag na pananalig kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas ng loob
na mayugnay ang kanilang mga dinaranas sa mga paghihirap ni Kristo upang makihati sila sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang lahat ng mga bagay na nais nating maunawaan at makita. Manalangin tayo. Guro, buksan mo ang aming mga mata. Ama sa langit, punuin mo kami ng iyong pag-ibig at pawiin mo ang kadiliman ng aming buhay upang makapamuhay kami sa liwanag ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Pag-aalay namin sana ay kalugdan mo sa bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan nyo nitong tinapay na nagdudulot ng buhay at alak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming tagapamagitang si Jesucristo ay siya nawang tumulong sa amin upang maging kalugod-lugod sa iyo. Ang aming mga handog na ito at kami naway gawin mong kalugod-lugod na hain sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa paglukob ng Espiritu Santo, ang iyong anak ay naging lingkod mo upang maihain ang bagong tipang walang hanggan at ang pagganap nito'y mapa sa iyong sambayanan. Itinampok niyang kami sa sambayanan mo upang kami makapaglingkod sa iyo. Ipinamana niya ang kanyang ginampanan sa mga hinirang at pinatungan ng mga kamay. Sa pagsasalo sa huling hapunan, ang paghahain ng anak mong muling nabuhay ay pinangunguluhan ng mga hinirang para magmalasakit sa iyong angkang dinudulutan ng salita mo't pagkaing bumubuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kanlugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala." Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Amen.
Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magdulot nawa sa amin ng iba yung buhay, ang banal na paghahain na aming ipinagdiriwang at tinanggap upang sa aming matibay na bigkis ng pagmamahal sa iyo, kami manatiling nagbubunga na magtatampok sa amin sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque, ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat ang ating pamahalaan.
O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Heso Kristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo. Magbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na pong ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Maaari na pong tumayo.